Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon muli ay nagtitipon, nagsasama upang purihin, dakilain at pasalamatan ng Diyos Ama nating sa langit sa mga biyaya at pagpapala niyang patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Kaya naman sa misang ito, ipagpasalamat natin una at higit sa lahat ang biyaya ng buhay. Ang biyaya ng ating pamilya, ang biyaya ng ating mga kaibigan, at higit ang biyaya ng ating pananampalataya. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga nagawang mga kasalanan, alalahanin natin ang mga nagawa natin mga pagkukulang, at atin itong ihingi ng tawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipapuri ang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglakpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa't, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagaani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpuntay, masaganang masagana, ang pastulay punong-puno na matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yung tupa sa gitna ng kaparangan at hitik na hitik, di man, man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niluob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasiga naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang magasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo, palibas ay walang gaanong ugat. May bini namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tigsasandaan, may tigaanim na po, at may tigtatatlumpong butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Pakisabi po sa inyong mga katabi, magandang umaga, gising na, mamaya pa ang tulog. Okay na po, yan, gising na ba ang lahat? Yan. Masarap po ang umidlip ng kaunti, kasi malamig ang panahon, umuulan ng kaunti, ay masarap umidlip.
Liga. Awan ko po kung naranasan na ninyo nung tayo o kayo'y nag-aaral pa, yung physically present but mentally absent. Yung lutang ka, yung sinabihan ka ng katabi mo, huy, ikaw na. Ano daw? Ma'am, can you repeat the question? Diga, minsan tayo lutang. Minsan, nandoon ang ating presensya physically, but yung ating isip ay wala doon sa lugar na iyon. Minsan, nagdi-daydreaming. Ano? Diga, sabi sa Ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Hindi ho ito sa mahina ang tenga. Hindi yun ang ibig sabihin. Kundi, yung makinig sa salita ng Diyos at gawin kung ano ang dapat gawin. Diga, minsan, ganun nga tayo. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Yes, we go here every Sunday. We celebrated Mass. We are here physically present. Pero minsan, marami sa atin mentally absent. Bakit ko nabanggit ito? Napakaganda ng talinhagang nabanggit at binigay ng Panginoon na halimbawa sa mga tao. Ang salita daw ng Diyos ay parang isang binhi na ipinunla ng magahasik sa bawat tao, sa lupa. Ang salita ng Diyos ay yung punla, yung binhi. Sino ang tagapaggasik? Sino ang tagapunla? Ang Diyos, the sower, is no other than Christ. Si Kristo ang nagpahayag ng paghahari ng Diyos sa bawat isa. At ang bawat isa ay binigyan ng binhi ng Panginoon. Meron tayong tinanggap na mga biyaya. Kasi nung tayo tumanggap ng sakramento ng binyag, tinanggap natin yung faith natin. Nangako tayo, yes, I believe in one God. Pero hanggang doon na nga lang ba sa I believe? Kasi po, kung hanggang doon lamang tayo, kulang, tumigil tayo, nawala yung gawa. Nawala yung dapat kung ano yung hamon sa atin ng Panginoon. Kasi po, maliwanag sa tatlong binanggit ng ating Panginoon. Ang sabi niya ay, may binhing nalaglag sa daan, dumating ang ibon, at tinuka ang mga iyon. Ibig sabihin, maaring ang pananampalatayang tinanggap natin, pwedeng agawin, pwedeng mawala sa atin kapag hindi natin iningatan. Pangalawa, may bini namang nalaglag sa kabatuhan. Ah, manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Bakit? Bakit kaya nasabi ito ng Panginoon? Merong mga Katoliko at meron sa atin bilang mga Kristiyano, tinanggap nga natin ang ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. Pero kapag naririya na ang matinding pagsubok, nanlalamig, nagdududa sa gawang pagliligtas at sa biyaya ng Diyos. Napakarami po natin na mga Katoliko, pero baka naman tayo hanggang pangalan lamang. Many Catholics, oo nga, we pray every day. We recite the Holy Rosary. Pero, yes, we celebrated the Mass,
naririto tayo ngayon, pero nasaan yung ating pagiging aktibo? Active ba tayo? Pinagninilayan ba natin ang salita ng Diyos? At higit sa lahat, ginagawa ba natin ito sa buhay natin? Kasi kung hanggang doon lamang po tayo, baka tayo matulad sa bini lamang na lalaglag sa kabutuhan. Baka nga tayo ay binhing bato. Matigas ang puso. Mahirap magpatawad. Mahirap, matigas ang ulo. Hindi naniniwala. Baka nga tayo ay maging ganon. Sana wag naman po. Wag tayong matulad sa binhi na dalawang nabanggit na nauna. Inagaw, nawala, nasayang. Yung isa, naging bato, namatay din, sayang. And lastly, yung binhing nahulog, dalawa pa po pala, no? Nahulog naman sa dawagan. Anong ibig sabihin ng Panginoon? May bining nalaglag sa dawagan, lumagunga ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit, anong nangyari? Nawala din. Pwedeng mawala, nasayang. Kasi po, ang ibig sabihin ng Panginoon, merong mga tao na tinanggap nga ang pananampalataya, ang kanilang faith, ang salita ng Diyos, pero nagpadala naman sa makamundong bagay. Kaya nga yung weeds, yung mga dawag, sumisimbolo po ito sa mga material na bagay na humahadlang sa tao upang mailapit ang kanyang sarili sa Diyos. Nakita niya ang katotohanan at pananaw lamang ng mundo. Hindi tiningnan kung alin yung mas mahalaga. Dawag, yung mga hadlang, mas binigyan ng tuon ang kanyang kayamanan, ang kanyang pag-aari, ang mga bagay na lumilipas, hindi kung alin yung tumatagal. At yung panghuli na magandang halimbawa ng Panginoon, may binhi namang nalaglag sa matabang lupa, lumago, nagkauway, namunga ng tigsisandaan, may tiga-anim na po at tigtatatlong butil ang bawat uhay. Yun po yung hinahanap sa atin ng Panginoon, na yung pinunla niya sa bawat puso ng tao ay sana'y magbunga sa ating lahat. Lahat po ha, as we also priest, religious, lahat tayo, hindi lamang ang mga pare nagpapahayag at pwedeng magpahayag ng kabutihan at ng salita ng Diyos. Wala pong ganyan turo ang simbahan. Ang turo ng Diyos, ang turo ng inang simbahan, ipahayag lahat sa lahat. At tayong lahat ay may obligasyong ipahayag ito. Kasi po, kapag tayo'y namunga na, tinanggap natin at inalagaan natin, katulad ng halaman, yung bunga hindi lamang sa atin. Madamo tayo pag sa atin lamang, kapag tayo lamang ang namunga. Ang bungang iyon ay dapat ibahagi sa iba. Mga minamahal kong mga kapatid, kasi minsan nagiging stagnant tayo. Yung mga Katoliko, tayo minsan parang tubig na stagnant. Doon lamang nananatili, nahihirati minsan sa pangalan lamang, hindi makadaloy. Ano po yung magandang paalala sa atin sa unang pagbasa? Ang sabi po sa aklat ni Propeta Isaías, napakaganda. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa, ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Tiga, umaagos. Dapat umagos tayo. Dapat tayo'y maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Ang bawat isa po, yan ang hamon ng Panginoon sa atin.
At sana ngayong linggong ito, sana pag pumapatak ang ulan, magpaalala sana sa atin na tayo ay may obligasyon, na tayo ay dapat ay dumaloy, magpahayag ng kabutihan na ating naramdaman at tinanggap sa Diyos. Hindi po sa atin yan, ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Ang ganda ho nung nabasa ko kanina sa isang reflection ng pari. Ang sabi niya, ang mga taong naghihintay lamang ng pagpatak ng ulan at walang ginagawa ay isang tamad na pananampalataya. Ngunit ang taong gumagawa at lumalago sa kanyang pananampalataya ay malayo ang maaabot at siguradong ito'y marami siyang magiging bunga. Kaya naman, mga minamahal na mga kapatid, tayo nga ba'y sadyang nakikinig lamang? Nandito lamang ang presensya, physically present or mentally absent. Sana parehas, physically present and mentally present. Mga minamahal, ang hamon sa atin, lumago tayo bilang tao at higit sa lahat, lumago tayo bilang mananampalataya na iisang anak ng Diyos. Alalahanin laging parati na tayo ay parang katulad ng isang halaman. Kapag hindi nadidiligan at naalagaan, ay mamamatay. Ngunit ang Diyos, kahit tayo'y minsan nagtataksil sa Diyos, pilit at pilit tayong sinasalba. Hindi ba? Bakit ko po nasabi yan? Hindi naman inaasahan sa atin ng Diyos na mabilis ang paglago natin. Unti-unti, subukan, itry natin, pagsikapan natin. Kasi ang proseso, hindi mabilis. Maano bang taon-taon may nakikita sa ating pagbabago, sa ating pamilya, sa ating pag-uugali, sa ating mga katrabaho, sa ating mga nakakasalamuha. Yan yung hinahanap sa atin ng Panginoong Jesus. Na man lamang, monthly or yearly, may nababago sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, sana po, tayong lahat ay physically present at mentally present. Huwag sanang humantong tayong physically present nga, mentally absent naman. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng pagpapahayag at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, tumugon tayo ng buong pasasalamat at kapangakuang isabuhay ang turo ng Panginoon. Maging tugon natin ay, pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob ng salitang inihabilin sa simbahan bilang kanyang bukal ng inspirasyon at sangkunian sa pag-akay sa mga tao tungo sa katotohanan. Manalangin tayo.
Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang ipinaaabot sa atin sa pamamagitan ng Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at lahat nating gabay na espiritual, sa tulong ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagbubuklod at nagpapatibay sa ating mga pamayanan bilang mga buhay na sangkap ng lipunan at pantulong sa pangangaral, manalangin tayo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagpapanumbalik ng pagkakasundo ng mga bansa, pangkat at mag-anak at ikinapapayapa ng ating mga puso sa katapusan ng bawat araw, manalangin tayo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nakaaaliw sa mga nag-aagaw buhay sa pamamagitan ng pangako ng buhay na walang hanggan, para sa pinakasimple man nilang pagkakawang gawa, manalangin tayo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na maging saksi ni Kristo, manalangin tayo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ibulong sa Diyos ang mga natatangi nating mga kahilingan. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pakikipag-usap mo sa amin sa banal na kasulatan at sa buhay na tradisyon ng simbahan. Tulutan mong lagi naming maunawaan ng tamang iyong mensahe at agad namin itong tupdin. Ikaw na nabubuhay, tagahari, magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marampat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng aming landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati at iniyayo ni niabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag natin lahat ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkakapagawa,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating awitin ng lakas loob. Hinihiling namin kami ediyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagopahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Maria,
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo po lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pitakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwing na'y makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, tanda ng katapatan at papasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Katloy, pinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Claygo, clean as you go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbigay galang sa ating Panginoon. At ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-unayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya ng pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pag-asasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ikawalo, sa darating na Huwebes, ika-20 ng Hulyo, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ang mga bumubuo ng mga dambana at basilika sa Arsidiosesis ng Lipa. Kaugnay nito ay sa 7 ng umaga at 5 ng hapon ang mga misa sa araw na iyon. At sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Maaari niyo pong ihanda tawakan ang inyong mga pababasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin.
upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banalamisa, taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya.